At dito po sa ating palatuntunan, hanggang mamaya alas 8 po tayo. At ngayon, medyo kasama na natin ang isa pang panauhin dito po sa loob ng ating himpilan. At atin din po siyang makapanayam upang bigyan ng pagpapaliwanag kung ano naman ang kanyang gagawin pagka siya ay naging senador na ng bansang Pilipinas. At para po sa mga nagtatanong kung anong oras naman sa Pilipinas, 19 minuto makalipas na po ikapito ng umaga ngayong araw ng Huwebes, 18 sa buwan ng Pebrero taong 2010. Ito po ang araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo magalak, magdiwang, magbigay papuri sa dakilang lumikha sa lahat ng ating iniisip, sinasalita at ginagawa. Pabatiin na po natin kagad ang timano ang ating pangalawang panauhin ngayong umagang ito. At atin siyang makapanayam, si Ginoong Ramoncito Ocampo, kandidatong senador ng Bangon Pilipinas Party. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes. Ito po ay kapatid na si Attorney Ramoncito Monching Ocampo, bumabati sa inyo ng magandang umaga. Okay. Aha, abogado ka rin pala, Attorney Ocampo. Opo. Opo, at... ang unang tatanungin ko rito, dahil dalawa na Ocampo na tumatakbo dito sa halalang ito at sa sistema ngayon ng pagpili, nakalagay lang yung apelyido tapos yung first name. Tapos meron kang isi-shade. Now, ang tanong natin dyan, ano ba ang gagawin ng sambayanan kung ang nais nilang iboto ay si Ramoncito Ocampo? Dun sa balota kasi... Opo. Dalawa magiging Ocampo. Yes, dalawa. Unlike before na maraming na invalidate because of the fact na dalawa Ocampo, this time, hindi pwedeng ma-invalidate kasi i-blot out mo yung Ocampo, either Ramoncito, or yung isa nga, yung isang kandidato na kapangalan ko nga. Okay. So, ako yung mauna. Yan. Ay, ikaw mauna. Praise the Lord. Ay, no. Amen. Purihin ang Panginoon. Maganda yan, ha? Maganda yan. Okay. Alright, so ang tanong ngayon, Attorney Ramoncito Ocampo, kandidatong senador ng Bangon Pilipinas Party, ano ba ang naging dahilan? At ikaw ay bilang abogado, mahusay na buhay, komportable ka na. Bakit mo pinasok ang magulong daigdig ng politika? Alam mo... Batas ang tawag sa akin din eh. Attorney. Panyero. Okay, alright. Alam mo kasi, nangyari dito, naging kaibigan ko si Brother Eddie Villanueva sa Amerika. I'm the only Catholic member of the Southern California Pastors Network. Oh. Ako lang Katoliko kasi mga barata ko doon. Oh, okay. Pastor. Disciple kasi ako sa El Shaddai, preacher. Ako sa El Shaddai sa Amerika since 1993. Wow! So, yun ang ano ko, I'm a lawyer by profession sa Amerika. Yes. But I'm a preacher. Wow. By vocation, yun ang aking preacher, by vocation. Preacher under the Roman Catholic with El Shaddai, faith. With El Shaddai. Brother Mike. Alright, okay. So anyway, yeah. So naging kaibigan ko siya kasi yung dalawang anak niya, Brad Corissa Frat. Uh-huh. So to make a long story short, yes. Inimbita niya akong maging senador this coming 2010 election. Sabi ko nga sa kanya, huwag mo na ako isama dyan. Dahil sa totoo lang, masarap ng buhay ko sa Amerika. That's right. Yun nga eh. Sabi ko, although hindi ako citizen ha. Hindi ka citizen. Nananandili kang Filipino citizen. Wow! Okay. After 30 years of living in the States, hindi ako nag-citizen. I don't know why, but don't ask me about it. But anyway, alright. Hindi ako naman, sabi ko yung Brother Eddie, I'll just raise funds and kampanya na lang. So, just like any typical supporter. Right. Kaya lang something happened to me, Panyero. Okay. August 2007, more than 2 years ago. Yes. Natake ako sa puso dito sa Pilipinas. Nagbabakasyon ako. Natake ako sa puso na na-quadruple at bypass ako dito sa Asian Hospital. Wow. Talagang wow. I almost, sabi ng doktor if I did not come to the emergency hospital in about 10-15 minutes, tigok na ako. Wow! So, when that happened, nagkaroon ka ng tinatawag, I would say, life-changing experience. That's right. Tapos, 3 months, 4 months ako nag-recuperate dito. Hindi ako policy, ayong policy ng doctor. So, during the 3-4 month period, nabasa ko uli yung libro ni Rick Warren, yung purpose-driven life. That's right. That God has a reason why you were here on earth, no? That's right. Di, siyempre, 3-4 months ka, nasa bahay ka na, nakatingin ka doon sa sa kiskisa, may pray ka. It dawned on me na life is not about making money. Life is not about being famous or whatever you. Life is about doing the will of God na
marami kasing kaluluwang naliligaw eh. Uh-huh. It's not God's will that anyone should die, but all men should come to repentance, no? Yes, yes. So, tinatanong ko, Lord, ano gusto mong gawin para sa, ano mo gusto mong gawin para sa'yo? Dahil yeah. Nagpe-preach naman akong salita ng Diyos. Yes. Involved na ako sa Gawad Kalinga. Yes. We build homes for the poor. Okay. Nag-provide naman akong funds sa medical dental mission sa yes. hospital. Okay. Ano pa gusto mong gawin ko? Di ba enough ito? That's right. Alang, you know, biblically na, pasensya ka na, para tayo nag-aaral ng Word of God. Pasensya ka na, Word of God. To whom much is given, much is required. Correct. So one of the things that the required purpose driven life impressed upon me is that God places you in a certain position in life. Yes. So I took stock of what I've got. And interestingly enough, what is most notable about my life is that uh-huh. two of the most influential people in this country are my friends, Brother Mike Velarde and Brother Eddie Villanueva. Wow. Two of the most napagkalit sa spiritually influential. Exactly, and they've got, you know, if you're running for office, these are the two people that people seek the assist. That's right. Because of the perceived number of their membership. Exactly. Mm-hmm. So, and these are my they're my friends. Palagang old disciple ng preacher ko sa LCD uh-huh. since 93. Yes. Si Brother Eddie, naging close friend ko din. So parang there must be some reason. At the same time, membro ko na ano ng isang fraternity na we have about 700,000 members nationwide. Wow! Ano fraternity yan? Tau Gamma Phi. Wow! It's one of the biggest fraternities na alam ko marami dito sa aming kapatid yeah. na kailangan mailigtas. The harvest is great, but the laborers are few. Yes, yes. And I believe that it's in public service that one can do the most amount of good yes. to the most number of people at the least possible time. And something happened actually, na pag nakikita ko yung poverty of our people right. and looking at the wealth of the other countries, right. sabi ko, why is this country so poor? Why is it that our country is for so long, born na nais ako si Tondo eh. Right. Eh, pagka nakatira ka sa slum area, parang tingin mo ganun ang buhay. Okay lang, ano? Kalam mo, uh-huh. ganun yata talaga yes. buhay. But when you go outside the country right. okay. and you see the conditions of the people there, then you begin to compare, bakit ganito? Bakit? Ang Pilipinas, yeah. samantala, tama. Pag dinala mo ang Pilipino sa labas naman, sa umaasal okay. naman. Correct. So what's the problem? What's the reason? And so, what I felt is this. There's a moral decay in our country. Moral decay? Essentially, sabi nga ni Jesus, di ba, ako ay naparito sa mundong ito upang ang tao ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tama yun. And if that is the promise of Jesus, how come the Philippines, you have to ask yourself eh, how come the Philippines? That's a very good question, ha? Kasi dito sa Pilipinas, marami na yung mga nagsasabing tumanggap kay Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Mm. So, sa Juan 1:12 ng Biblia, right. ngunit sa lahat ng mga tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yes. Now, pag tinanggap mo at nananalig ka sa Kanya, meron kang karapatang maging anak ng Diyos, so ikaw ay prinsipe at prinsesa ng Diyos. Oh, yes. Alam mo, nagaya ko to kay Atty. Noy Makatangay. Atty. Noy Makatangay, alam ko, nanonood ka diyan. Now, kung prinsipe ka at prinsesa, anak ng Diyos, noong tanong, bakit tayo nangihirapan? Well, ano sagot, Atty. Ramon Sito Ocampo? Alam mo, hindi lahat ng taong tumatawag kay sa ating Panginoon na Panginoon ay maliligtas. Eh. Oh, sa ating okay. Supposedly Katoliko or Kristiyano. Right, okay. Yung tinatawag na nominal lamang. Nominal? Yung tinatawag na... Nominal Christians. Magsana eh, lagi naka-lipstick pero hindi naman nagagabrush your teeth. Mga sa ano eh, panlabas lang ang kanilang pagkareliyoso. Ang ganda ng forma ng Amerikana at ng barong. Pero sa loob talaga nila, hindi talaga nananalita yung paniniwala. Kasi kung talagang ikaw ay binago ng Diyos, right. which is ang problema natin bansa, graft and corruption. But if you really think to the bottom line of graft and corruption is a moral decay of stealing. Nagnanakaw lang naman. Bakit nagnanakaw kaya tao? Walang takot sa Diyos eh. Bakit walang takot sa Diyos? Eh, wala naman talaga Diyos sa kanila eh. Bakit walang Diyos sa kanila? Hindi pala tinatanggap si Kristo at hindi pa talaga sila nakasaniba ng tinatawag nating Espiritu Santo. Yeah. Okay, now. Alam mo, okay. Mm. Go. Sa totoo lang, eh, pare-pareho naman tayong dating hunghang. Okay, dating isang gagot kalahati. Eh. Alam naman ang mga... Yeah, alam naman ang mga nanonood sa atin. Oh. Taugama ako. Head ako dati ng Taugama. So, ganun, ha? You could imagine kung sino ako dati, no? Uh-huh. But when the Lord God touched yung talagang ako'y na... Bigyan uh-huh. ko yung buhay ko kay sa Lord noong 1991. Yes. Talaga nagbago ang aking pananaw sa ating buhay. Kaya nga,
ang nakita ko dito, if only the Filipino people, yung kung Pilipino lang ay gag